So ito guys, si Kirsty Works po ito. Turo ko po sa inyo kung paano ma-change yung well ng Honda Beat. Tsaka ito na po siya. So, tsaka linis din tayo ng strainer. So ito. Medyo nabuksan ko na siya. So, nasa dito lang sa ilalim guys. Kuha lang kayo ng wrench na 12mm. Saka sa strainer guys, hanapin nyo lang dito, nabuksan ko na rin dito yan sa may gilid ilalim ng crankcase po. Unang bolt dyan, ito po siya, may strainer siya. Ito yung strainer nyo, ingatan nyo lang guys, huwag nyo hugasan ng tubig. Depende sa inyo kung paano nyo linisin. Sa akin, namitan ko lang ng brush tsaka kinamay ko, nuha ko lang yung mga particles. So ganun, tsaka linisin po natin yan. Huwag nating hugasan ng gasolina to kasi may o-ring siya eh. Ang tendency kasi niyan kapag hugasan mo ng gasolina, lalaki yung o-ring niya, parang luluwag yung o-ring niya. Diyan yun maglilik yung oil. So, tara. So ito po guys, ganito yun pagkalagay yung strainer. So pasok mo doon. But before that, linisan muna natin to. So, ayan guys, balik na natin. Siyempre, linisan din natin dito para so yan guys, balik natin siya dito. Ganitong position ha, ganito. Ganito yung strainers. Pasok ko lang dyan. Tsaka, press mo ng konti kasi naka-spring kasi siya eh. Tapos, clockwise mo lang. Para pasarado. So yan. So yan guys, sarado na siya. MM number po niyan is 17. So ito, ginamit ko back wrench, sakit, parang sakit type wrench na to, 17. So yan, ulitin mo pero wag naman masyado, medyo sakto lang. So balik tayo sa oil natin. Ngayon, gagamitin ko ng oil is Shell Advance Synthetic Base 10W40. So, maraming nagsasabi okay rin daw ito sa Honda Beat. Tsaka, maganda yung performance daw. So, try natin. Okay. Pero bago muna natin ito ilagay, close muna natin itong sa ilalim. So ang gagamitin nyo, once again, 12mm. Ito yung ginamit ko. Kompleto na kasi ito eh. May socket na. So, tara. Create a song. I don't wanna miss a beat.
Pinutasan ko lang ng konti. Depende na sa inyo kasi ako, hindi na ako magiging budo. Diretso ko na lang. Tapos na. So, try natin panda rin. Check natin. So far, ang ganda. So, while nagpapandar kayo, try nyo check sa ilalim kung nag-leak ba. Saka yung strainer din. Check din natin yung strainer. So far, wala naman. So okay yung urine niya. So, yun lang po. So ayan po mga kabitoy. Ganun lang mag-change oil tsaka maglinis ng strainer. Ibang diskarte sa racket, kahit anong oil or basta ano, 10W40 or depende sa inyo kung may mas maganda, comment lang kayo sa video na to. Tsaka babaklasin ko pa to, may bago ko kong gawin to. Anyway, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Sa mga nagtatanong, comment lang kayo kung may kulang ba sa vid ko o ano pang kailangan o anong mas magandang oil. So, see you. We'll go.